processing selfie. Congratulations, you're done. Thanks for verifying your identity. So click lang natin itong done. Magandang araw po sa lahat. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga baguhan pa lang po sa aking channel, my name is Melvin at welcome po kayong lahat. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored ng Cebuana Luelier guys ha. Gusto ko lang po i-share sa inyo ito. Para sa mga di pa nakakaalam, narito ang updated at pinahusay na eCebuana app. Ngayon guys ay pwede nang magpira padala sa ibang micro savings account o makareceive ng pera galing sa ibang bangko. At para ma-enjoy ang mga bagong features at iba pa, kailangan po ay meron po tayong micro savings account sa isang valid ID lang at a minimal 50 pesos initial deposit ay makaka-open na po tayo ng account. At ito pa guys, di na natin kailangan pang pupunta sa mga Cebuana branch para mag-open ng account. Dahil sa updated at pinahusay nilang app, ay pwede na po tayong makapag-apply online. And there's more! Ito po ang pinakabago ngayon guys. May banknet na po sila. Pwede na po tayo makaka-withdraw ng pera sa lahat ng banknet ATMs nationwide gamit ang ating 24K card or Cebuana debit card. Kaya sa video pong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-open ng Cebuana savings account sa pamamagitan ng eCebuana app. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys ha, dahil ipapakita ko po sa inyo isa-isa kung paano ko pinilapan yung form sa kanilang app. Bago po tayo magsisimula, huwag kalimutang i-click yung subscribe button na nasa baba sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel. At pakihit na lang yung bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po! So, let's go guys! Ito, panoorin nyo. Ayan po, sa mga bago pa lang po sa Cebuana Luelier na tulad ko, dadaan muna tayo sa Play Store at i-download natin ang eCebuana app. So, ito po yun guys, eCebuana, Cebuana Luelier Rural Bank. So, i-click na natin ito guys at ating i-install. At ayan po, installing na po siya. I-open na natin. Cebuana Luelier Bank. So, mamimili muna tayo ng language. So, ang pinili ko ay itong Filipino. So, ayan po, dahil gagawa pa lang tayo ng account, dito tayo sa Register Now. I-click na natin ito. Do you have a micro savings account? So, pindutin lang natin itong No. Sa mga may account na, Yes na lang po ang pindutin nyo. Please enter your email address. So, isulat po natin dito yung email address natin at i-retype natin dito sa baba to confirm. At dito sa baba, gagawa tayo ng username at password. So, kayo na lang pong bahalang maglagay ng inyong username. At sa paggawa ng password guys, ay 8 to 64 characters. Kahit may isang capital letter, isang small letter, isang numero, kahit may isang special character. Pangalawang beses natin isulat yung password guys sa for confirmation. At katapos ng ma-fill-upan guys, i-click natin itong may maliit na bilog. So agree the data privacy agreements and terms and conditions of Cebuana Luelier. At pagkatapos malagyan ng check, i-click itong next step. Next ay client information. So dito na po natin fill-upan ang ating personal information. Magsimula po sa ating pangalan, middle name, at last name. Sa baba, itong ating present address. Kayo na pong bahalang maglagay sa inyong house number, street name, barangay, country, province, city or town, at postal code. At pagkatapos nating mapilapan, i-click natin itong next step. Next po ang ating kasarian, pitsa ng ating kapanganakan, lugar kung saan po tayo pinanganak, ang ating nationality, ang ating active mobile number, at mamimili po tayo kung ano po ang ating pinagkikitaan, estado sa ating trabaho, at ang ating civil status. At pagkatapos natin yung mga fill-upan guys, i-click lang natin itong next step.
at nag-send ang Cebuana ng 6-digit code sa ating mobile number na inirehistro. At i-click natin itong next at dito natin isulat ang code. And then click submit. Getting started, we need some information to help us confirm your identity. So i-click lang natin itong begin verifying. Upload a photo ID. So ito po yung mga government IDs na ina-accept ng Cebuana Lawyer guys. Driver's license, national ID, PhilHealth card, OFW ID, passport, postal ID, social security ID, UMID, work permit, voter's ID. At kapag wala dito sa nabanggit yung available ninyong ID ngayon, ay i-click itong my click here dito sa baba. So ito po yun lahat yung tinatanggap nilang mga government valid IDs. So kayo na lang pong bahalang pumili dyan kung ano po ang available sa inyo. Halimbawa sa akin ay itong driver's license. So i-click ko lang itong driver's license. And then click while using the app. So ganito po ang plastada ng ating valid ID na ating pipicturan. Kapag okay na po yung pagkakakuha natin, click natin itong my below. And then click natin itong use this photo. Pagkatapos sa likod na naman ng ating ID ang ating pipicturan. Ganun pa din kapag okay na i-click natin ito. And then click use this photo. Processing ID, please wait. Let's make sure you're you. So magsiselfie na po tayo guys. I-click lang natin itong get started. So ang gagawin po natin sa pag-selfie guys ay lingon tayo sa kaliwa at lingon sa kanan. So ayan po, processing selfie. Congratulations, you're done. Thanks for verifying your identity. So click lang natin itong done. So dito na po tayo sa FATCA o Foreign Account Tax Compliance Act Declaration. So may mga katanungan dito guys. Are you a citizen of the United States? Dahil nasa Pilipinas tayo, so no lang ang ilagay natin. Are you a United States permanent resident card holder? So no pa rin. Katapos niyan, i-click natin itong confirm. Customer risk profiling. So no lahat yung ilalagay natin dito guys. At pagkatapos niyan, i-click natin itong confirm. At pagkatapos nating mapindot yung confirm guys, ay may mag-pop up na our application is unsuccessful. Hindi ko nakuna ng screen records kasi nag-aberya yung phone ko. At ang sabi doon, kailangan daw nating pumunta sa pinakamalapit na Cebuana Lawyer branch. So i-update ko lang po kayo guys sa susunod kong tutorial video na i-upload. Kung ano po ang next step katapos nating mag-apply dito sa kanilang application. So yun lang po guys. Salamat. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like and share lang po sa video nito kung nagustuhan nyo. At para sa iba pa pong mga karagdagang katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye!